Siya ang kapatid ni Ka Freddy, ina ni Jason Bourne, Jason Ivler, art patroness, writer, publisher. Pero bakit nga ba parang may dark at mysterious side si Marlene Aguilar? Yes, mga bayaw, there's something wasak about Marlene dahil siya ay wasak. Warrior siya ng kalangitan. James Holmes is studying neuroscientist and time travel and has discovered something that would incriminate the NSA. What the media is not telling the public is both father and son are connected to the U.S. government, katulad kami ni Jay. Okay. So parang set up siya, frame up. Yes. Ganun. Okay, mga tol, welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Andito po tayo sa napakagandang pamamahay po. Tahanan. Marlene Aguilar Ivler. Salamat for welcoming us. Salamat eh. Magandang hapon po. Artist talaga, Lord. Oo, no? Bahay pa lang. Parang, ano to, Balinese inspired? Asia. Karamihan nang nandito. Galing sa Southeast Asia. Mm-hmm. China, Tibet, India, Philippines, Thailand. Kung ganito bahay ko dyan, hindi na ako lalabas. Hindi nga ako lumalabas. Ito na yun, parang bakasyon na eh. Okay, ang ganda nyo dito, ma'am. Ang ganda ng cover. Ang sexy bako naman yan. Filipina, tapos ano. Sana ganito na yung mga model din sa atin. No? Radical na, radical na version ng Pinay. Yung aklat mo na Warriors of Heaven. No? Sure. Parang ano siya eh. It reads like a novel, actually. Actually, ang nag-review nito no, are leaders of states, the first lady of Micronesia. Binasa niya yung Warriors of Heaven. Sabi niya sa presidente, I love this book, it is real, you should read it. No? Sabi naman ng isang Belgian ambassador, Greg Vardakis, one word to describe your book is amazing, but the world will have a hard time accepting that such defiance and courage is coming from a woman. Kasi babae nga daw ako. You have a multitude of Buddhas in your house, napaka-serene, but you have this intense interest in geopolitics. Paano nakukonnect yung dalawang? I don't think it's me interested. It's them interested in me. Nananahimik ang buhay ko. Nilalapitan ka ng ganun. Ano ba ang nagbibigay ng lakas sa liwanag? Hindi ba dilim? Kadiliman. Ano ba nagbibigay ng lakas sa kaligayahan ng tao is yung hinagpis. Magkasama. Magkasama parati yan eh. So, nananahimik ang buhay ko dahil ang tagal ko na sa art community. No? Puro libro ng art ang sinusulat at pinapublish ko. Nakailang coffee table book po? 11 titles. Oh. Alone. Tsaka mag-isa lang po akong nag-ano. Myths and Legends. Oo, kasi ang problema ng Pilipinas hindi naman pera eh. Ang problema ng Pilipinas, yung kaluluwa ng bayan natin masyado nang ginahasa ng mga banyaga at ng mga politikong namumuno sa bansa natin. Cultural, no? May isa kang nasulat, may isang sundalong lumapit sa'yo, tapos tinignan mo lang siya, tapos nakwento mo agad yung buhay niya. Paano mo nagagawa yun? Parang, actually, kung titignan mo kanyari siya. Actually, yung sundalo na yon is wow. Ang dami kong alam na sikreto ako tungkol ko kay McCain dahil magkasama silang naging prisoners of war in Vietnam. Mga matataas na tao to sa military ng US, ano, pag nadikit sila sa akin, ang dami na nag-open up sila eh. So pati yung hindi ko dapat malaman, nalalaman ko. Ganon? Masamang magalit to. Yung fire. Ganon? Totoo po yan. Masama siya magalit. There is balance between his heart and his mind. Although mapagmahal siya. Ayan po yung bisyo ko eh. Hindi siya pwedeng abusuhin. Ikaw, pag na-depress ka, bagsak yung emotions. Ay, tama yan. Sakong-sakpa yan. Mismo yan. Iba yung passion mo eh. When you see green, you don't see green. Pag nakita mo yung green, nararamdaman mo yung green. Whereas ang tao, pag tumingin sa green, yung mata lang nila ang gumagana. Ikaw, all your other senses are connected to that green. Intindihan mo? So, that passion is so driven that you can produce things. Pero pag bumagsak din yung passion na yan, totoo yan. Oo. Emotions. Pero hindi ba minsan sinabi ni... Minsan hindi ba naging handicap yung ganyan? Parang extra sensitive ka doon sa nangyari. Parang minsan mahirap... I can feel the souls of people. From a distance, nakikita ko yung mga pumatay ng tao. Ang dami ko nakikita eh. Yun ang hindi naiintindihan sa akin ng tao. Masyado akong sensitive sa tao. For example, what's his name? Andres Peña was number 2 sa Mexican embassy dati. First time namin magkakilala.
Tinamayan ko siya. Sabi ko, you know, you will divorce your wife. Sabi niya, but I love my wife. Sabi ko, but you are not happy. It has nothing. Wala namang kinalaman. Ang pagdidivorce, wala namang kinalaman sa pagmamahal yan, di ba? Hindi ka na malikaya, eh di goodbye, di ba? Tapos, isang taon na nakalipas, nagkita kami ulit. Nilapitan niya ako sa isang party. Sabi niya, how did you know I would divorce my wife? Sabi ko, you are already divorced. Sabi niya, yes. Oh. Hindi ka naman, hindi mo kayo parang self-fulfilling prophecy naman kasi sinabi mo, Marlene. There are forces that you do not see. Kahit nga yung ocean, ano ba sa Tagalog ang ocean? Karagatan. Karagatan. Pag tinignan mo yung high tide and low tide, the ocean is 3/4 of the earth. Pero yung high tide and low tide niyan is affected by forces you do not see. Eh kung yung ocean nga napapalo ng cosmic forces, tayo pa, liit-liit natin. Hindi ba mahirap mag-navigate sa terrain ng lipunan kapag ganyan kakasensitive? Alam mo, sabi ng asawa ko, it takes a very strong mind to be able to exist in this reality. Kasi hindi, wala na ako dito eh. Wala akong... Ano ibig sabihin ng wala ka na? Wala na ako dito. Si Corina Sanchez, pumasok sa bahay ko, nagbilang siya ng mga artworks at artworks at value ng mga siguro, ng mga... manansala or HR o kampo na nakasabit, wala na akong attachment sa ganun. Tanggalin mo lahat sa akin yan, ako pa rin to eh, ako pa rin. Whereas karamihan po ng tao, tanggalin nyo lahat ng alahas nila sa katawan, sino na sila? Diba, tanggalin mo, hindi na nga ako nag-aalahas, eto na lang eh. Baka nga isang araw, pati ito tanggalin ko na rin. Because wala na ako dito. Wala na ako sa sistema ninyo ng palakihan ng bahay, pagandahan ng sasakyan, paramihan ng alahas, yung... Pag pumupunta ako minsan sa mga interview, nakikita ko yung isang ibang miyembro ng media, no, yung mga sikat daw na ang daming alahas. It's vulgar to me. Parang ako po yan eh. Nawalan ako ng bigote, pero parang ako pa rin. At parang pawis na pawis ka, Jun. Painit. Kaya kinabahan ako sa sinabi ni ma'am. Anong routine mo sa araw-araw? Mula kasi nang ginulunan si Yaya ang buhay namin, ayoko na. Yung ayoko na, para sa akin kasi nagawa ko na yung gusto kong gawin para sa art community, no? Labing isang libro. Pati United Nations nagbigay ng parangal sa akin. Yung parang naibigay ko na sa Pilipinas yung dapat kong ibigay. Itinaya ko na ang buhay ko at buhay ng mga mahal ko sa buhay para isulat ito, na expose ito ng dalawang gobyerno, US at Pilipinas. Binigay ko na lahat eh. So, at this point, binibenta ko na lahat eh para bumalik na ako sa mas maliit na bahay. Yung mas simpleng buhay. I wouldn't mind living in this house. Ang laki! Ang nakakapagod yung maintain. Oh, okay na ako doon. Doon lang. Okay na ako doon eh. Office ni Mr. Pollard, ako din ang nag... Hindi kasi naiintindihan ng tao. Parang masarap magpinta-pinta din. Hindi naiintindihan ng tao. Multi-talented ako. Ako din nagde-design yan. Ako din ang... Parang ikaw yung architecture niya. Ako lahat. O, ako lahat. Pag nagtatanong ng ibang tao, who did the garden? Sabi niya, my wife does everything. Anong pananaw mo naman sa administrasyon ni Pangulong Aquino? Alam mo, ganito yan. Yung mentor ko sa CIA, nawagan ako. Dito na ako nakatira nun eh. Ay, sa kapila pa yatang bahay. Panahon ng eleksyon, tumatakbo si ERAP at si GMA ang vice president. Tinawagan niya ako, sabi niya, we have to see each other. So, napunta ako sa Dolce Fontana, dun sa katabi ng Montessori School. Sa Green Hills. It was at that time na merong Secretary of State yata bumisita dito, nakipag-meeting kay GMA. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero during that meeting, sabi ko sa kanya, who is my next president? Kasi sinasabi niya sa akin eh, panahon ni Cory Aquino, hindi pa presidente si Cory. 6 months pa lang presidente si Cory Aquino. Nag-lunch kami sa Hyatt naman, sabi niya, mi amor, your next president is Ramos. Naging presidente nga si Ramos. So eto namang election na to, tumatakbo ng vice-presidente si GMA. At presidente si ERAP, sabi ko sa kanya, who is my next president? Alam mo sagot niya? GMA is your next president. Yeah, true enough. Tapos sabi ko, but she's not running for president, she's running for vice president. Sabi niya, mi amor, if I tell you she is your next president, she is your next president. Nangyari nga. O di, nanalo si ERAP. Kami ni Mr. Pollard, nasa isang party, di masaya tao, nanalo si ERAP. So nasa isang party kami ni Miss
Mr. Pollard, nandoon si Peter Darges of Asian Development Bank. So si Peter Darges, nakikipagkwentuhan sa mga taga-ADB, "Oh, I'm so happy that Joseph Estrada is the new president of the Philippines." Ganyan. Tinapitan ko siya, sabi ko, "How much do you want to bet? Erap will not finish his term." "Oh, that's not true. What are you talking about?" Sabi ko sa kanya, "Bet with me. I bet you he does not finish his term." Nagpustahan kami. After 2 years, hindi na presidente si Erap. Ano naman ang inside chismis mula doon sa source mo about Pinoy daw? Mapahamak tayo! Kaka-girlfriend pa ba siya bago matapos pa? Kamusta growing up ni Isabela? Hindi ko masyadong natatandaan kasi 3 taon pa lang ako umalis na kami. Ah, okay, okay. So, yung mga kwento-kwento lang ang natatandaan ko, which is funny you ask, no? Kasi nung dumating ako ng Pilipinas, hindi ako talaga magaling mag-Tagalog. Kaya yung mga interview ko nung una, nabubulol ako pag Tagalog na kasi hindi talaga ako magaling mag-Tagalog dahil 18 anyos pa lang ako. Sa Amerika na ako tumira. Eh, yung pinuntahan ko, wala naman mga Pilipino doon. So, pag nag-isip ako, pati panaginip ko, English yun, di ba? Natuto akong managalog sa Facebook dahil ang dami ko mga supporters na Tagalog. Pero Tagalog na rin yung panaginip mo ngayon. English pa rin. English pa rin. Ang natatandaan ko lang sa Isabela na tatatak sa puso ko buong buhay ko, nagbakasyon kami doon ng nanay ko at ng ate ko 1 taon. And yun yung bumuo sa pride ko as Pilipino. Kasi ang ganda-ganda nung mga nakita kong pag-uugali ng mga tao doon. Yung generosity from their heart. Sabi mo doon sa sinulat mo, hate na hate mo ang Singapore. I hate Singapore! Kasi parang dental clinic. Oh, parang ospital. Wala nang kultura. And yun ang napansin ko. Ano yung mga type mong bansa? I love Vietnam. Indonesia. Okay. Bali in Indonesia. Yung actually, may kaluluwa. Oo, may kaluluwa. Ang napapansin ko dun sa mga first world countries, they do not give. Samantalang yung mga bansang mahihirap tulad ng Pilipinas, Vietnam, eh, yung mga tao, very generous sila. So, bakit? Ba't ko pipiliin yung mga bansang gano'n? Doon na lang ako sa... Actually, parang mga mahihirap din dito at mga probinsyana dito. Pag pumunta ko sa bahay nila, ibibigay nila kung anong meron sila. Samantalang yung mga mayayaman, yung mga pasosyal dyan, eh. Ilabas ang mga kaso. Sa couch ka lang papatulugin pagka gano'n, di ba? Doon na lang ako sa mga mahihirap at probinsyano, di ba? Tingin mo, naging fair ba sa portrayal ng media? Of course not. The media is not fair. The media, like all other institutions, are not about the truth. It's about making profit. The media is an evil institution. No? So si Jason Ivler, galit sa media. I don't take it personally. It's just business for them. So bakit? Pero sa point of view ng media, you make good profit kasi you make an excellent subject. You are very cool. Eh kasi kung saan ako pupumupunta, hindi ako nakakahon. Yung kahit saan tayo makapunta, yung... Marami silang makukuha sa'yo eh. What makes me interesting, I think, is because may mga sinasabi akong hindi kayang sabihin ng ibang tao. Alam mo, hindi sasabihin ng ibang tao kasi nga tatawagin silang baliw tulad ng tawag sa akin ng maraming tao. Baliw ako. Nagano'n ka na ba? Kunyari, naglakad ka kunyari sa isang tindahan, restaurant, may tumawag sa'yo ng gano'n. Wala. Pakatakot sila sa akin. Pag bumibili ka ba? Paano reaction ng tao sa'yo? Yung mga nagmamanicure sa akin, masahista, mga ganyan. Siyempre, proud sila sabihin sa ibang kliyente na nagpupunta ako sa kanila. Ang nangihibabaw parate, ang tapang. Hey! 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 Buti, Miss Marlene, hindi kayo nahihirapan pumili ng sapatos sa mall. Kasi bisan, pagkakunyari, yung sales lady, kasi biglan yung huhulaan, bigla. Ay, naku, malungkot ka. Paano yan? Hindi ba kayo gano'n sa mall? Ilan lang. Hindi kasi ako mahilig mag-shopping. I hate the mall. I hate the existence of consumption. Yung eto na naman tong mga matrona na they cannot buy enough shoes. Yung laban na nag-anay. Madalang kasi kung pumapasok sa mall at pag in and out, yung papasok ako, bibiling ko, aalis na ako. Kung ano lang kailangan. Hindi ka tumatawag. Isang ganyan lang. Alam ko na yung gusto ko. Ano yung huling sining na panood mo? Hindi ako pumapasok sa sinihan. Pag si Maya lang, gusto niya yung animation. Yung Brave. Oo. Kaya lang yan. Nanood kami, first showing ng walang tao. Ito timing kung walang tao. Kasi marami din kayo nakikita sa loob. Kasi konti lang kayo.
marami ding ibang alam elemento. Alam mo, ganito ka, ako ka weirdo. First time kong pumasok sa bahay ni si Kadid, isang artist po yun. Yung asawa niya si Paz Kadid. Di pumasok ako sa bahay nila sa Marikina to. Pagpasok kong ganyan, diba, sabi ko kay Paz, sabi ko, alam mo, minsan sinaktan ka ng asawa mo dyan sa lugar na yan. Alam mo, sabi ko, naloka na siya, di ba? Sabi mo, paano mo alam? May ganun, ano? Kamusta na nga pala si Jason, sorry, to change the topic? At si Jason parang ako, hindi mo pwede itumba si Jay. Akala kasi ng gobyerno ni GMA, magtatago ako. Yung hate propaganda against me na ginawa nila. Sabagay, kung sa ibang tao siguro nila ginawa yun, patiwakal na yung nanay, di ba? Hindi ako marunong. Hindi ako marunong sumuko. Si Ivler, hindi rin marunong sumuko. And si Jason kasi kahit saan madaling sitwasyon yan, he will make the best out of it. Ang hari-hari, kahit saan madaling hari pa rin. Tingin mo, ang dali-dali na naman pasabugin ng bahay na to. Baga kung sa pananaw ng alam mo, ang talino mo. Because the easiest thing for them to do is patayin nyo na lang ako. Patayin nyo ako. Eh, hindi nga yun ang gusto nilang gawin eh. I-torment ka. My supporters are VIPs of international institutions and leaders of states. Wala naman pong Pilipina or Pilipino na hinahangaan ng mga ganong klaseng tao sa ibang mundo después. Pwede nila akong gawing instrumento nila, bakit nila ako papatayin? Wala kang mga bodyguards, gano'n, wala kang security? Wala na ngayon, kasi kung mamamatay ako, bahala na Diyos sa akin. Nag-aaral akong pumatay ng tao. Nag-aaral akong... Paano ka napunta sa CIA, matanong ko lang? Tayo-tayo lang naman. Hindi naman tsaka kasi, wala books. Naman kasi, wala akong takot. Dahil siguro nung panahon na yon, sikat si Kuya Freddy eh. So tinignan nila yung psyche ng mga tao sa paligid ni Kuya Freddy. Eh lumabas ako. First day ko pa lang sa UP, hindi naman ako pumasok sa eskwelahan, kundi sumali na ako sa underground. Ang nakalagay dyan, limang US war veteran na sinet up ng Philippine government. Ito yan. Ito yun. Galing mo ah. Hindi ako nagtatanong. Itong pag-travel mo sa 35 countries, sorry, Margie. Sabay ka! May kinalaman ito sa ano? May kinalaman ba ito sa CIA? Yung iba lang. Hindi lahat. Pero alam mo, nung huling biyahe ko, di ba pagbaba mo na, paglabas mo ng eroplano, pagbaba mo, bago ka makarating sa airport, may makikita kang mga may hawak ng placard. Nauna first class, tapos business class, kami ni Maya. So pagbaba ng rat, nakita ko yung tatlong tao na may hawak ng placard. Yung dalawa, babae, naghahanap ng pasahero. Yung pangatlo, nakalagay sa ganyan niya, passengers in transit, lalaki siya. Eh, kukunti lang ang nakakaalam ng pangalan na ginagamit ko sa passport ko eh. Kukunting tao lang. Bit-bit ko yung anak ko, lumapit ako sa kanya, sabi ko, we are going to Grand Turk, we are going to Providenciales, which way? Sabi niya, bago niya sinabing this way, he repeated the name on my passport. Alam niya. So, inaabangan na nila ako, di ba? Pag-landing ko sa, from Manila to Hong Kong to eh. Pagdating ko sa Hong Kong, I was interrogated by 6 persons. Asking me the same questions over and over again. Kasi may nanonood din sa booth, you know, someplace. Tinitingnan nila yung reactions ko. Kino-question nila yung visa ko. Eh, unquestionable yung visa ko dahil may 10-year visa ako to UK, England. So, walang basehan. I was freaking out. Tapos sabi ko, iniisip ko, sabi ko, hindi naman ito yung problema. Tinitingnan nila kung ako nga yung nagbabiyahe. Kasi yung passport na yan, kasi passport ko, pagdating ko ng any stopover, pwede ako makipagpalit ng passport. Eh, magpalit ako ng mukha ko, nag-switch na kami. Magkaiba na kami ng pinuntahan, di ba? Sabi ko, hindi mo mag-gagawa itong mga ito. Ba't ko naman gagawin yun? Ikasama ko anak ko. Hindi, no? Kung ako tatakas, di nyo ako mahahabol. Kung tatakas ka, saan ka magtatago? Hindi ka naman pwede mag... The only way to escape is to change your identity altogether. Nagagawa naman yun. Nabibili po ang passport kahit sa halos, kahit basta may pambili ka. Pwede lang mawala ang isang taong katulad ko kung tatalikuran ko na buong pamilya ko. Wala na. Dead. As if I had died. Eh, hindi ko naman option. Yan ah. Covert operation tips from Marlene. Totoo pa rin sa mga born identity, mga ganong kwento. Meron tinatawag na MK Ultra project ng CIA where they control your mind. Para sa Manchurian Candidate. Yes. Doon nagsimula yun. Meron sila talaga. At ongoing pa rin hanggang ngayon. Of course.
Kung i-offer sa inyo ni Pino yung pagiging DILG secretary. Ay, wala akong pakialam sa kanila. Hindi nila agenda ang masusunod. May mas malalaking tao sa kanila. Bakit pinayagan mo si Jason na sumali sa Army kung yung perspective mo ay gano'n na? Sa palagay mo ba, ang magulang ko, pwede akong sabihan ang gagawin? Sa bagay. Gusto niya rin. Hindi ko, si Ivler, hindi mo mapipigilan yan. Hindi kasi ako yung nanay na nagsasabi sa mga anak. Kasi hindi ako nakinigay. Ginawa ko gusto ko eh. They can do what they want as long as suffer the consequences of your actions. Si Cheche Lazaro, in-interview niya ako dito sa kanya. Sabi ko sa kanya, you know, one of my lovers became the most wanted man in UK. The other hijacked a plane. Ito yung mababait. Can you imagine what kind of life I have had? Iniisip ng tao, tarado yung anak kong si Jason Idol. Hindi si Jason, mas tarado ako sa anak ko. Okay. Foolproof. Wala na ako. Diyan po nagtatapos ang isang episode ng Wasak. Maraming salamat sir. Marlene Aguilar, Ivler.